Hello guys, good evening guys, kasi ngayon dito is alas 7:15 na, pero maliwanag pa din. Tingnan nyo guys, maliwanag pa siya, wala pa siyang ilaw. Yung ilaw namin dito, solar, automatic siya. Kapag dumilim, nag-on siya. Kaya ngayon guys, ituturo ko kayo sa aking ugsaran. Sa kapaligiran namin dito guys, ito yung ginagawa ako tuwing tapos na ako ng kusina. Nagdidilig ako ng halaman at saka nagpapakain ng aso. Kanina kalilinis ko lang doon kasi ang daming alikabok, nilinis ko na naman yun. Once a week kong nililinis yun, kaya tubig lahat palagi para mawala talaga yung alikabok. Kaya guys, tingnan nyo guys yung paligid ng aking pinagtatrabahoan dito, kung gaano kalaki o pagod magiging isang kadama. Kaya watch out. Yan guys, ito yung labas ng aming bahay. Yan, ganyan yung labas ng aming bahay guys. Yan, shoop, ito yung sakin ng aking amo. Ayan, malapit lang kami dito sa hospital guys. Ito yung dito guys, bakanting lote sa kabila. May mga tanim na olives. May mga tanim na olives dyan. Tsaka yan guys, dalawang tatlong dates pero hindi namumunga. Ewan kung bakit. Sa sobrang sigurong lakas ng hangin at nahuhulog yung mga bulaklak ng dates. Kaya ganun, hindi na rin siya namumunga. Yan lang yung paligid namin guys. Ito yung buong bahay. Ayan. Ayan yung buong bahay. Meron ganyan. Ito yung mga tanim. Ayan, mga tanim. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, tingnan nyo guys. Maliwanag pa doon. Ganda guys. Oh. Baba na kasi kami dito. Pero tingnan nyo, andun pa yung araw. Sumisikat. Ayan. Mga tanim namin dito. Ayun, yung harap ng bahay namin, ayan. Ayan guys, yung mga flowers. Ayan. Ayan, nagkalahulog yung mga ano, oh, sa sobrang lakas ng hangin. Ilalagay ko ulit yan. Ayan guys, yung dates, namunga siya, pero sa sobrang lakas ng hangin, nahulog yung mga bunga. Wala nang natira. Ayan guys, oh, diyan sila tumatambay. Minsan lang. Ayan. Ito yung ugsaran. Ayan. Ayun si Jimmy. Tumitingin sa akin si Jimmy. Ayan. Ayan. Maliwanag pa. Malawak to siya guys. Para siyang palayan kung sa Philippines. Ayan. Yung mga pakatuloto pa. Ayun lang. Doon sa kabihas ng maraming tao. Malayo kami sa kabihasnan guys. Ayan o, tingnan nyo. Taniman siya ng ano yan. Ewan ko anong tanim. Nag-harvest yan sila palagi dyan. Ngayon tapos na sila mag-harvest. Ayan guys, alas 7 ng gabi. Tahimik. Walang ingay. Ayan. Ayan yung mga fine tree. Ito siya guys is cherry na green. Masyadong mahaba kaya hindi umaabot yung sa kabila doon. Ito yung likod. Yan. Araw-araw ko itong binibinyagan. Ayan, meron kaming lemon dito pero hilaw pa siya. Ayan. Merong limonsito maliit. Ayan, pero kalabanan talaga, fine tree. Fine tree yung tanim ng amo ko. Ayan si Jimmy. Ayan si Jimmy. Ayan. Say hi, Jimmy. Hi. Ligo ko yan siya kanina, guys. Ito siya, guys. Ano dito siya? Cherry din yan siya, pero wala pa itong bunga to. Ito, yung likod ng bahay. Ayan.
Ito, merong bunga dito. Ayan siya. Ayan. Ayan, guys. Ito yung green cherry. Ayan siya, guys. Oh. Pwede siyang makain, guys. Green cherry. Tsaka meron ding red cherry. Ayan siya. Pero hindi siya namunga katulad ng green. Meron din kaming isang ganito, guys. O, nag-iisang bunga. Ewan ko anong tawag dyan. Ayan, guys. Anong tawag sa fruits na yan, guys? Hindi ko alam. Yan, meron ding bayabas, pero maliit pa. Siya. Saka meron kami ditong alibhon. Ano bang alibhon sa Tagalog? Ayan, ewan ko kung ano tawag din, orange. Ito siya, guys, cherry din siya. Pero, wala siyang bunga. Meron siya. Ayun, meron isa. Ayun, meron isa. Ayan. Red cherry. Pero, tinikman ko siya nung nakaraan ng asin. Kailangan sigurong maluto pa talaga. Ayan, guys, oh, yung mga alibhon. Ayan. At saka, mint. Ayan, mga mint yan. Yun lang siya, guys. Wala nang ibang tanim. Mag-iisang taon pa lang kasi kami dito, kaya wala pa masyadong mga tanim-tanim. Ayan, guys, oh. Diba, ang daming cherry. Ayan. Tuto na yan siya, guys. Hinog na pala, pwede nang kainin. Kasi kapag green na green ang kainin mo, maasim. Ayan na, guys, tapos na ako mag-ikot sa inyo sa labas ng bahay. Lagyan ko na ng tubig lahat ng mga ano, araw-araw yun siya kailangan lagyan ng tubig kasi ngayon is summer, kaya kailangan ng tubig. Yung iba na mamatay kapag hindi mo talaga malagyan ng tubig, kaya minsan dito ako natatagalan kasi gusto, ano, nilalagyan ko talaga siya. Parang gusto ko na siya talaga mag-stay yung tubig doon sa ano, kasi sa sobrang init, sumisingaw yung init ng lupa. Kaya dito ako natatagalan. Buong bahay yan. Nilalagyan ko ng tubig. Ayan, guys. At ayan, kanina, nilinis ko din yan. Tambayan nila yan. Minsan lang naman, pero kasi nasa labas siya ng bahay, may maalikabok. Kaya once a week ko yan siya nililinis, hindi araw-araw kasi baka mamatay na tayo niya. Once a week lang, guys, linis ko talaga siya, linis ng tubig para yung alikabok talaga nawawala. Kaya, guys, sa mga gusto mag-abroad dyan, mag-isip-isip, ako lang dito mag-isa, guys. Imagine mo, sobrang laki ng bahay, ako lang mag-isa, wala akong kasama, diba? Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan na first timer ka man, pag hindi mo kaya, dito sa Middle East, walang day off. Kahit sabihin pa nila sa Pilipinas may day off ka, sabihin pa ng agency na may day off ka, hindi pinapayagan dito ng amo na may day off. Maswerte ka na siguro yung amo mo kapag mabait, sinasama ka. Ako kasi minsan, sinasama ako nila, pero ayoko lang talaga sumama. Kasi sobrang pagod na. Kaya, ang isasama ko sa kanila, ipapahinga ko na lang. Kaya yun. Kaya yun lang ang mapapayo ko sa inyo, guys. Kung hindi nyo kaya na mag-isa sa sobrang ganito kalaking bahay, nako, stay na lang po kayo dyan sa Pilipinas. Ganun. Magkontento na lang po tayo kung anong meron dyan sa Pilipinas kung hindi nyo kaya. Kasi iba yung sinasabi ng mga agency, ha, agency, iba yung mga sinasabi ng mga agency sa atin hangga't andun pa tayo sa Pilipinas. Kung anong maganda doon, maganda din yun, ganito ganyan, ganito ganyan, pero pagdating mo dito hindi totoo. Yun ang masasabi ko sa inyo. Kaya thank you sa inyo sa pagsama sa aking kapaligiran dito. Maganda siya. Minsan tumatambay-tambay din ako dito, guys. Nagpapahangin-hangin konti. Kasi para
ma-refresh naman tayo. Okay guys, thank you so much guys. Bye-bye.